Sir Lloyd. Sa bali lang gipresente na. Sa bali lang gumipresenting kami. Diyosa po at life. Una po sa lahat ay aking kinikilalang dakilang liwanag na siya po ang God Almighty. Siya po ang lumikha ng tatlong personas na bumubuhay sa ating lahat. Una sa kanya pong nilikha ito ang langit na Diyos Ama. Pangalawa na kanyang nilikha ang lupa na Diyos Anak. At pangatlo na kanyang nilikha ang katawan ni Adan, Diyos Espiritu Santo. Akin pong kinikilala ang nilikha ni Amadan, siya si Ina Eva, Diyos Espiritu Santa. Kinikilala ko po ang divino personal ng Diyos Ama, Ama Martiniano Managelo Damagan Talosig, siya ang personal ng langit. Kinikilala ko po ang divino personal ng Diyos Anak, siya si Ina Maria Conchita Santiago Ilagan, siya po ang personal ng lupa. Kinikilala ko po ang divino personal ng Diyos Espiritu Santo at ng divino personal ng Diyos Espiritu Santa, Ama at Ina ng Sanlibutan, Ama at Ina ng Sanlibutan na sila po ang pinagmulan ng ating pong katawan at ng ating pong buhay, na sila rin po ang pagmumulan ng walang hanggang buhay at walang hanggang kaginhawaan nating lahat. Kinikilala ko po ang dalawang pag-ibig na aking pinagmulan, ang aking ama si Dalmacio Wilma at ang aking ina, siya po si Wilma Dalmacio. Sa lahat ng mga kapatid na nagsasaysay, trumpeta ng motherland at ng promised land, yung mga nauna at yung mga kasalukuyan, at lahat po ng mga nanonood po sa aming YouTube channel at ang aming po Facebook Live, at yung mga nanonood po sa Messenger, God light po sa ating lahat. Ako si Alma na narito sa motherland sa Kan Jerusalem, Barangay San Manuel, Nagilian Isabela, dito po kami sa Cagayan Valley, Region 2, Philippines. Diyos apo, God light, kita na ayat na aldaw, titong balmay sa kanatay amin, kapsat, kit, isa na namang edisyon ng amin pong pagpapaliwanag at ang amin pong pagsasaysay, no? Isang napakagandang mensahe ang amin pong narinig. Kaya sabi ko po sa inyo, a comment is not one you read it or one you know it na parang negative siya or positive siya. Ang napakaganda po kasi niyan, once na na-comment ka, you're curious on one thing, no? Ikaw isang place, sabi mong, ay ganun, di ba? So, isang sa isang kapatid na nagsabi na kaiba daw yung amin pong sinasabi dito, amin pong sinasaysay. Well, ito po'y bagay na kanyang idea or ngamin, ganito po yun, mga kapatid. Pagka sa promised land, or lahat ng mga sinabi ni Ama ay katulad po ng isang aklat, yung mga nakasulat sa aklat baga, or katulad sa Biblia, na pag sinabi niya iti Diyos lawag ayat kandiyag, hindi mo pwede itong baliin, nakasulat na dyan. Pero ano yung Diyos liwanag, buhay at pag-ibig? Ano yun? Kaya nga, kung titignan natin, ang sabi ni Ama Martiniano, awang tinakurangan ka na kayo. Pero, so ibig sabihin, wala siyang kulang, diba? Ibig sabihin, lahat ng kanyang tinuro sa atin ay pawang mga katotohanan. At enough na yun. Enough na. Ngunit, kung bakit mo sasabihin, enough na yun, mga kapatid ko, bakit sinabi niya tuloy na, siya nagsabi eh, walang nakaalam sa Diyos. Pero may kulang ba si Ama? Ang sabi niya, wala na siyang pagkukulang. Bakit sinabi niya pa na walang nakaalam sa Diyos? Sino ba yung teacher? Siya. Sino yung nagturo? Siya. Mayroon ba siyang pagkukulang? Ayon sa kanya, wala. Pero bakit walang nakaalam sa Diyos? Ibig sabihin, mga kapatid ko, kung titignan natin, si Ama Martiniano nagturo kompleto yung kanyang tinuro. Ngunit si Ama Martiniano failed pa rin. Hindi nakapasa, hindi nakakuha ng the highest score bilang teacher si Ama Martiniano, yung assessment niya suppose. Bakit? Kasi sa lahat ng tinuruan niya, walang nakaalam sa Diyos. I promise rin. On that time na 2011, nung punto na siya ay nagtuturo, 2007 siya eh. No, 2007 siya September, mga kapatid ko. So, ang that time na sinabihan niya tayo ng ganon, eh mag-usap tayo, mag-ano ba yung tawag dito,
ano ba tawag dito? Kailangan nating eksaminin kung anong kulang. So, lahat ng sinabi ni Ama Martiniano is tama. Lahat ng sinasabi natin is tama. Kasi syempre, kung ano yung kanyang sinasabi, yun yung ating sinusunod. Diba? Kung ano sinasabi niya, ay hindi pala sinusunod. Ginagaya. No? Ano itong ginagaya natin na kanyang sinasabi? O sinabi ni Ama, iti Diyos ayat lawag kanbet. Yun, ginagaya natin. Pinafollow lang natin. Rinirepeat natin. Iti Diyos lawag ayat kanbet. Italo personas pagbibiyagan, langit nagaadan. No? Talo personas nagbibiyag ka na tayo, panunod puso kang pagli. Walang mali doon. Talagang ganun yan. Mga kapatid ko, ngunit ang tanong, paano naging kulang? Hindi naman mali, kulang. Kasi yung kanyang supposed to be na assessment or yung grade natin sa kanya, walang nakapasa. Walang nakapasa eh. Doon sa lahat ng mga examination na ibinigay niya sa atin, walang nakapasa. And now, mga kapatid ko, yung mga nakinig, yung mga nakikinig, like nakikinig dito, nakikinig yung mga pagsabihan natin sa Promise Land, they keep on telling us na iba yung sinasabi nyo. Why? Dahil kagaya na sabi ko sa inyo, kung kagaya niyan, hindi na iaklat, hindi na sulat sa aklat. Ngunit, pag sila ay nagsaysay, Master 3, sunod-sunod yan. Master 3, sunod-sunod yan. Ano yung mga Master 3? Lawag ayat kanbiyam, panunot puso kanbagi, I love you, I thank you, ano pa, marami yung sinabi niya eh. No? Ito pa yung sinasabi niya na NBI, no? MBI, ano pa yung mga yun? Yung sinasabi nila na, ano tawag dito? Yung, Ama Computer. Master pa. Oh, master 3. Yung mga yun is Master 3. Ito na pupunta ako sa isang salita na sinasabi nilang ito yung isang basihan kasi nga yun tong kapatid. Sinabi niya na iba yung sinasabi niyo. Kasi ang sabi ni Ama, ang kahulugan ng Ama is Ama sa Langit, M is Mother Earth, Yana the Boon, nakulala, and then the other one is Ama Adan. Yun ang sinabi ni Ama Martiniano. Ngayon, bakit sabi pong iba sa amin? Kasi ang sabi ni Ama Martiniano, ang kahulugan ng Ama is Ama sa Langit, Mother Earth, yung Yana the Boon, yung Adan, yun yung sinasabi niya. Now, yun yung sinabi niya. Ngayon, ito hindi yung punto na dadagdagan ko. Ngunit kailangan nating alamin. Doon muna tayo sa Ama. Sa usapang Ama. Ano ba ang Ama na yan? Kasi sinabi ni Ama eh, Amang Langit, Yana the Boon, and then sabi niya, Adan, solved na ba yun? Ngayon ang tanong, ano ang Ama na yan sa'yo? Ama lang ba? Eh kung Ama lang naman pala eh, bakit hindi tayo nakapasa? Bakit sinabi niya wala pang nakaalam? Eh sinabi niya na eh, ang kahulugan ng Ama is M-A-A. A-M-A. Yan nakuha yan kasi sa Ama Computer. At anong Ama Computer na yan ang sinasabi niya? Sabi niya yun yung liwanag ang Ama Computer. Spice there. Oh, the spice there kasi siya eh. That was big enough to like kay Din Culiado because nagtatrabaho siya, siya ang din ng Ama Computer. Kaya ipinaliwanag ni Ama Martiniano na ang Ama Computer is actually yung liwanag. Na yun yung Ama na tumitingin sa atin, yun yung mata, big eye na tumitingin sa atin lahat. Ano yan yung sinasabi niya na, spy is there. Paano naging Ama yan? No? Bakit naging spy is there? Because sabi niya nga, tumitingin sa atin, siya ang nakakakita sa atin. And everything na yung sinabi niya, yung Ama is the Ama Computer, and the spy is there. Enough na ba yun? Now, kung yung ipapaliwanag namin, tinan mo ha, papaano natin mapaniniwala o maipapaliwanag na yung liwanag na yan is the Ama Computer? Kasi
kasi ang sabi ni Ama Martin niya, no, yun daw yung Ama computer na yun is nagko-compute sa atin. Now, kaya nga ngayon dumating yung mga question, dumating yung mga salita, yung mga wika-wika sa atin. Nung yung proclaim natin na ang Diyos is yung liwanag, anong sabi nila? Ang sabi nila, paano paggabi? So kaya nga kung titignan muna, mga kapatid ko, ipapaliwanag ko, the AMA computer na yan, paggabi nga naman, hindi niya na tayo makita. Asin po yan. Asin na, baka mo yun. Nagising kayo. O, diba? Kaya nga, kung titignan po natin, anong kulang doon? Di ba enough na yon? Pero kulang pa po yun. Kulang doon sa puntuhan natin, pero enough kay Ama. Ano? Kulang yung sinabi, pero nandun sa puntuhan, tama yun. Paanong naging puntuhan na tama yun? Sapagkat kung titignan natin, yung Ama na yan, Amang Langit, no? Amang Langit, Inadaga, o? At itong si Amang Adan, magsasabi natin, ano itong Ama? Ngayon, kung pupunta tayo sa Ama na yan, ang usapan na yan, ano naman ang langit, ang lupa, ang Adan sa atin? Kailangan ang salita na yan, Ama, ay kailangan po na mag-reflect sa atin. Magre-reflect yan sa atin. Paanong magre-reflect? Kasi tayo, kani Ama, tayo yung buhay na libro. Ngayon kung hindi natin ma-reflect, hindi natin ma-connect yung sarili natin sa langit, sa lupa at kay Amang Adan, anong silbi ng mga ito? Yun yung gusto ni Amang Martiniano at ni Inay Conchita sa atin na makita natin po. No? Kasi pag sinabi mong Ama, so kailangan natin hanapin, kailangan natin ma-connect, kailangan natin makita. Ano yung reflection? Kasi yung langit, anong reflection niya? Tayo po. Kaya nga sinasabi namin, hindi po yung punto na hindi kamali. At hindi ko rin sinasabi na kulang. Kasi siya rin nagsabi. Ngayon, sasabihin ko, hindi kulang, pero bakit sinabi niya, inak naman na yun Ama. Diba? Ama sa langit, Mother Earth, and then, yung Ama Adan. Enough naman na yun. Hindi po. Kasi kung titignan mo, si Ama Martiniano, may mga, kagaya niyan, alam nyo sa totoo lang, yung sinasabi nila na, jeko na lang ni Ama, hindi nila nasusunod. Bakit kako hindi nila nasusunod? Kasi alam nyo sa totoo lang, mga kapatid ko, mayroon siyang follow-up na paliwanag, pero doon sa AMA, wala doon. Pero pag hihimayin natin yung mga pinaliwanag ni Ama Martiniano sa atin, dito natin makikita. Mayroon pang connection sa atin yung AMA, Ama sa Langit, yan na Dabun, yan Ama Adan. Sinabi ni Ama ano ang Ama na nasa sayo? Ito yung buhay natin. Ngayon, balikan natin yung sinabi ni Ama. Ang Ama computer, yun yung mismong Ama sa Langit, yun yung mismong liwanag na nagko-compute sa atin. How can be? Paano niya tayo? Paano niya makukumpute? Paano niya tayo makikita? Sa gabi, wala siya, di ba? Yun yung sasabihin nila sa atin. But we must know, ano ba yung liwanag na yan? Yun ang liwanag, yung liwanag po na yan, yun yung makapangyarihan Diyos. Yun yung Almighty God, mga kapatid ko. So what is Almighty God? Almighty God, mga kapatid ko, is liwanag, buhay at pag-ibig. So where is the liwanag, buhay at pag-ibig? Nasa saan yung liwanag, buhay at pag-ibig? Ang pag-ibig, unang-una, nasa sa ating katawan. Ano yung pag-ibig? Yun po ay Diyos. At ano ang pag-ibig na nasa ating katawan? Ito yung buhay natin. Which is na, yun yung pag-ibig, buhay. Nasa ng liwanag? Makikita na natin ang liwanag. Because buhay tayo. Buhay tayo. Pag tayo po, mga kapatid ko, ay wala nang buhay, hindi na natin makikita yung liwanag. Siyempre, nakapikit na tayo. That is why they keep on talking na bakit pa paano yung paniniwala na yan. Ito po, mga kapatid ko, ay nagsasaysaya, nagpapakita, nagpapaliwanag
ng kwento ng tayo at sa lahat ng bagay. Kasi we are connected. Kaya nga tignan mo ngayon, dahil hindi makakilakilala ang mga tao na magkakapatid sila dito sa unia mga bagin-bagi. Biyag mo, biyag. Biyag ko, biyag mo. Wala sa atin yun. Wala sa atin yun. Bakit? Kagaya niyan. Paanong naging wala sa atin yun? Kasi hindi natin maintindihan. Hindi natin kasi kilala at hindi natin alam yung ating pinagmulan. Ano yung pinagmulan natin? Ito si Amang Adan at Inang Eva. Which is na doon sa AMA, nandun yung Adan. Mga kapatid ko, andun yung Adan. Kaya napakahalaga na bagay na, na bakit napakahalaga? Because A is Amang Langit and then M is Mother Earth. Ngayon, ano sa atin yung Mother Earth at saka yung Amang Langit? Kaya nakagaya niyang usapan. Ito kasi ang nakahangin. Sabi ko sa kanila, anya timang bibiyak ka na tayo? Iso itibiyak tayo. Nagapuan tibiyak tayo. Iso ni Ama Adan. Maganda. Ngayon, ang tanong, papaanong napunta sa atin yung buhay? Diba? So, yung mga yun, yung AMN na yan, hindi lang AMA, Ama, Diyos Ama, Ama sa Langit, Mother Earth, na yun yung yan at avod, and then Ama Adan, nasabi mo, tapos na. No. No. Hindi pa kailangan tapos yun. Napakaluwang. No? Napakaluwang ng kanyang paliwanag. Because, ano ba yung A? Ito yung Ama sa Langit, which is napaka, isabi nga nila, millions of miles yung kalayo niya. Imagine mo yan. Di napakaluwang. Pero mayroon isang matalino na nagsabi sa akin, alam mo ba, sa lupa, 1 inch. O, ito suppose yung lupa. 1 inch lang na taas. 1 inch, langit na yan. Kahit wala pa nga 1 inch eh, isang guhit lang ganyan, isang guhit ang langit na yan. Kasi, yung langit na yan, hanggang dito na. Because langit is actually atmosphere. Atmosphere yan. Being atmosphere yan, diretso yan, pagkanya, hanggang sa baba. So, hindi siya miles ang layo. Actually, kaya nga sabi nga, itong space na to, langit na. Anya patunay, tignan mo pagka minsan mababa ang angop. Ano ba yung Tagalog ng angop? Hamog. Hamog. Minsan mababa yung hamog. Diba? Hindi mo na nga makita yung daan minsan, lalo na sa madaling araw. Kasi bakit siya nakakarating dito? Eh, because parte siya ng hamog. Parte siya ng langit. No? So, anyway, ang mga bagay na yan, it's not enough na, ay ganun ba? Hindi ganun eh. Yung kailangan nating alamin dito is yung connection kasi natin. Kaya nga kung titignan mo, we believe in God, we believe in God. Yan yung mga sinasabi nila. We believe in God. So being we believe in God, no? Eh syempre, we believe in God. Mayroon pang salita eh. God's love us. Okay. Una-una muna, yung salita, God love us. Paano? Paano mo mapatunayan na mahal ka ng Diyos? Diba? How could you prove it na mahal ka ng Diyos? Sinasabi mo lang eh. Hindi mo alam kung bakit at paano. Kagaya ng magulang, mahal ako ng magulang ko. Paano? Kasi po, sinusustentuan ako ng pangangailangan ko. Yun yung definition kasi ng doon, no? Mahal ako ng asawa ko. Diba? Bakit? Kasi nag-provide siya sa amin. Diba? Mahal ako ng kapatid ko, riniregaluhan niya ako. Kinikare niya ako. Nakikita mo. How about Diyos ngayon? Mahal ako ng Diyos. Nasaan yung Diyos? Tinitimplahan ka ba ng kape? Hindi. Diba? So, kaya nga ngayon, yung salita kasi na, andun yung punto na Ama. Kagaya din yan, Ama. A-M-A, no? Ama. Ang tanong nga eh, bakit Ama ka mo kay Ama Martiniano? Yung pala, nalang? Para definition nila, ano ba yung sabi ni Ama, ang ibig sabihin ng A is A, Ama sa Langit, and then
M, Mother Earth, Yen of the Moon, and then Adan. Okay. Kay Ama Martiniano muna. Paano mo naging ama si Ama Martiniano? Paano nagbanggit ka kay Ama Martiniano ng ama? Kasi yun ang tawag nila. Kasi yun ang tawag nila kay Ama Martiniano. So malakas, maayos na salita na talaga ba kay Ama kayo? No? Sila. Kasi mismo yung nagturo, hindi mo kilala. Now, kung sasabihin, di mas malapit na naman. Ama Adan. Paano mo naging ama si Ama Adan? Kasi yun ang sabi ni Ama Martiniano. Si Ama Adan. Ganon. Okay, diretso tayo. Sa tatay natin. Paano mo naging tatay? Yung tatay mo. Kasi kunada, iso asawa nina. Okay, hello? Sige, wala na tayo. Hindi na tayo pumunta sa negative aspect nun. Pero paano mo naging tatay? Kasi my father provide us everything we need. Ganon lang? Hindi. What is your physically na relationship sa tatay mo? Being father ko siya. Ay, may tatang mo kanina. Diba? So, ganon. Wala silang alam tungkol sa mga bagay na yun. Kaya nga, ito po, pina-farther natin, pina-farther explanation natin, it's because nandun kay Ama Martiniano na yung salita na yun. Kita M. Kilalanin. Haan summit halimbaga ni Ama Martiniano dayta. Kaya nga sabi ko sa inyo, kalkalin niyo lahat ng kalga ng luggage niyo. Agamiris kayo muna naman. Kalkalin niyo lahat. Sino magsasabi na yung sinasabi ko dito is hindi sinabi ni Ama Martiniano? Kasi hindi niyo na kinakalkal kung ano yung mga sinasabi niya. Patunayan ko sa inyo sinabi ni Ama Martiniano. Kung papaano, ikinento ni Ama Martiniano, kung papaano natin naging ama yung tatay natin, paano natin naging ama si Amang Adan. Then pupunta tayo kay Ama Martiniano. Doon tayo lang sa ama. Ang sabi ni Ama Martiniano, anya ti ama nga dahin ka. Iso ti biyak mo. No? Ngayon ang tanong na. Kasano nga nagbaring nga ama? Jibiyak mo. Siya nagkapan na. Diba? Yun yan na yung father. Kaya alam nyo sa totoo lang ngayon, ano, mag-ano ako konti, magkakatakot. Alam na ng tao. Kaya nga, ang isa sa mga narinig kong kwento, mga kapatid ko, tunay po na umabot na tayo ng 8 billion. Population in the whole world. No? Pero ngayon na, nag-start na nag-slow down. Agbaba. Agbababa na yung population. Basta ganun, mag-ano na, makakuha nga mintidila. Dari, ngayon, agpababa DJ population ng county na. Bakit? Kasi wala nang, ano ba tawag dito? Yung fertility ng tao is bumaba na. Wala nang ano? Bumaba na yung fertility. Oh. And another one, bakit bumaba pa? Dahil sa mga... Unang-una, hindi lang sa fertility medicina. Ng babae. Dahil sa medisina yun. Kasi ganito yan. Ayon sa kanila, ayon sa kwento. Pero actually, mayroon akong nalaman noon na. Kasi mayroon akong mga pinsan na nag-aalaga sila ng fish, tilapia. Ngayon, ang sabi nila kasi, para magkaroon ka ng maraming fingerlings, kailangan mo maraming babaeng tilapia. Kitananin nga rin yung lalaki ng tilapia. Ang sabi nila, mayroon daw silang ipinapakain ng fish sa mga lalaki na tilapia para maging babae sila. See? So, kaya nilang baguhin. Ngayon, kaya din nilang i-vice versa. That is why, itong isa sa mga sinasabi nila na LGBTQ, something-something, ganyan. Oh, ganyan. Dahil sa technology. Ngayon, kung ang lalaki is nagbabae na siya, ay hindi nagbabae na kung... Naging babae na. Naging babae na siya. Hindi na siya ma-attract sa female sex. Hindi na siya ma-attract. Kasi ma-attract na siya sa the same sex sa kanya. Ngayon, kahit ba maghapon magdamag sila, ay hindi sila makagawa. Wala na. Hindi sila makagawa. Kasi diba? Parehas sila eh. Kasi parehas naman silang, parehas silang positive. Kaya hindi po sila makagawa. Kaya ngayon, talagang bumababa na. Kaya nga, babalikan natin yon. So,
pag ganon, kahit eh kanila maraming babae, eh talaga ko konti maging bata. Kasi wala nang ano. Bakit ko sinasabi ito? Bakit pumunta doon? That is the truth and that is the example na tunay na ang Ama ang nagbibigay ng buhay. No? Tunay na siya yung nagbibigay ng buhay. Ngayon, being siya yung nagbibigay ng buhay, kaya nagkakaroon ng anak. Yung lalaki. Oh, so, yung lalaki na maging ama. Pero, ang problema, ayaw niya na maging ama. Kaya yun nagkaroon ng problema. Kaya yun yung isang bagay na ito, kaya ipinaliwanag na ni Ama, AMA. Ano ang ama na nasa sayo? Ito yung ating buhay. Now, balikan natin, the spy is there, sabi ni Ama Martiniano. How can that light spying on us 24 hours, 7 days a week, non-stop? Ano ang ama na yan na spying on us? Ito po yung buhay. Kasi ang liwanag na yan was actually the light, the love in our life. Kaya kahit gabi, mga kapatid ko, as long as na mayroong kang buhay, the spy is spying on you. Yan po yung kasing yung Diyos. Ganun yun. Ayan? So kaya nga sabi ko sa inyo, mga kapatid ko, ito yung paliwanag ng AMA. Hindi yung punta ka lang ng Master 3 at sasabihin, Ama. Langit. Amang Langit. And Mother Earth. And then, ito na yung sinasabi ng Adan. Kaya nga, di ba, sinasabi nga ni Brother Petronio na paliwanag noon ni Brother Mar Bulalin. Sabi niya, Deji namin nga Ama, tap numabuo, kuna na Amang Langit, Amang Inang Lupa, Mother Earth, and then Ama Adan. That is Ama. Pero pag Amang Langit, Mother Earth, and then Jesus Christ, Amji. Hindi Ama. Or Amsi. Ay, ganun. Kaya ito pumunta dumaga yun. I'm C and I'm G, something like that. So, ito po mga kapatid ko. Kaya nga sabi ko po sa inyo, iyang mga yan, sinasabi nila noon, pero hindi pumaparoon at hindi natin napag-uusapan yung connection natin. Kaya nga nakapagpatag na maamuan tayo. Di pa ka-istoryaan, di talo personas pagbibiyagan tayo. Because that is that Ama, Amang Langit, Mother Earth, and Ama Adan was actually the talo personas. And that was tanlo personas nga pagbibiyagan tayo. Kaya nga ang tanong, kasano tayo nga pagbibiyagan ti talo personas lang itagadan? And ngayon, kaya nga sabi nga, nung ngayong panahon na ito, iti langit agbindisyon. Yes, agbindisyon. Iti daga, mulaan tayo, and then after mulaan tayo, agbiag na kita, and then yun na po yung ating pong kukunin. Ngayon, sudyo ko na ni Ama nga alaan tayo, nga pamiksa tayo. O nga, agserbi kang kwa, agdaydayaw kang kwa na, kin, agsir, nga, pamigsa nga, agarami tubing. Yun yung mga bagay, no? Pero, kung babalikan natin, ha? Paano yung kwento ng creation? Ang kwento po ng creation is actually, hindi nga panawan, umang-angs dalaan. Napsugdan. Umang-angs dalaan, sibibiyagdan. Handag banog. Kit handamit nga mangmangan. Diretso nga sarita, hindi nga panahon, awang tudo. No? Awang titudo. So being awang titudo, kit itata, so ibig mo sabihin, nung panahon ni Ama Adan, adi talo personas, hanin nga mang iso mang bibiyag kanya da. Kung yun yung paliwanag nga, kaputi makan. At bendisyon. Kaya nga sabi ko, ngayon yun. Dahil kumakain tayo. Pero paano noon? Kasi iba yung kwento ni Ama sa creation eh. Mga kapatid ko, kaya nga sabi ko nga, doon sa isang kapatid noon, sinasabi niya noon na, apa, iti pinarsot ilangit na gaadan, dakaka din. Yung mga kwento niya, no? Ngayon, dito naman sa amin noon, may usapan na, iti manakabaling nga Diyos, iti man nakabalin nga Diyos, kaabsat. So, kumbaga parang ito na. Tanggalin mo yung video na.
Pero on nag-aplaan pa rin siya. So, kaya nga sabi ko po sa inyo, nung mga panahon na ganyan na, ano ba tawag dito? Sinasabi nila nga, data nung, iji panagtuto na, iji pinagtuto na, kunada, kit pa, DJ, timang bendisyon. So, di ko na, kasano nga rot, hindi. Kit, bueno, kasano, ako na, ti Alpha, kaya iso ti Omega eh. Iti Alpha, ibagam, iti Alpha, ngamin, adani amaadan, handa mang mangan. Eh kung sasabihin na nabubuhay tayo sa tatlong person na langit na gaadan, sa pamamagitan ng DJ at bendisyon, eh kasano tayo itong arga pagbiyagan ni Suna? Hinto no, hatay itong manganin. So, iba. So, kung sinasabi ko, at dati istorya ito ta, at istorya ini. Noong panahon ni Amang Adan at hindi kumakain ang mga tao, paano sila nabubuhay sa tatlong persona? Ama mga kapatid. Kaya dito pupunta pa rin sa salitang AMA. Ngayon, ito pupunta na tayo. Ngayon, tayo po ay nabubuhay, AMA, na binubuhay tayo ng Ama, Amang Langit, Mother Earth, and then Adan. It's because po na yung langit po is yun yung buhay. And then, sa kapirasong lupa nga, mga kapatid ko, is si Ina-Eva. Si Ina-Eva po, mga kapatid ko, naging tao siya sa magitan ni Amang Adan, syempre. So, ganon ang nangyari, no? Ngayon, being ganon po yung nangyari, yung sinasabi na ganyan, kaya nga, dito, pagtitignan natin, langit is ama, yun yung buhay, and then lupa is, ito na nga, mga kapatid ko, naging tao. Dahil kay Amang Adan. Paano naman tayo binubuhay ni Ama Adan, no? Kaya nga sabi ko, kasano na tayo bibiyagin ni Ama Adan? Gaputibiyag ko na, hindi. Pero hindi pa po yun ang pag sinabi gaputibiyag. Kasano nga ibibiyagin na tayo ni Ama Adan? Gaputibiyag kit hamangan ni Ama Adan, jibiyag ta. Jilangit mo't kiso di jay, di ba? So, kaya may paliwanag pa po. Ano yung paliwanag dito? Ito nga, binubuhay tayo ni Ama Adan sapagkat si Ama Adan ang nagbigay sa atin ng buhay. Kaya nga, sa mabilis na usapan, ang usapan na magiging ganito na eh. Mga kapatid ko, kaya didiretso na. Si Amang Adan, personal ng langit. Siya ang Diyos Ama. At si Inang Ina, si Ina Eva, siya ang Diyos Ina. Personal ng lupa. Bakit naging si Amang Adan naman na ang personal ng langit at si Inang Eva na ang personal ng lupa? Because Ama and Ina sila eh. Kung titignan natin sa atin, saan yun? Nasa sa atin po yun. Because si Inang Eva ang pinagmulan ng ating katawan. At si Ama Adan, siya ang pinagmulan ng ating buhay. Siya ang nagbigay sa atin ng buhay. Kaya nga po, yung usapan ng AMA, hindi po pwedeng nasabi na Amang Langit and then Mother Earth and then Adan, tapos na no. Hindi pa po enough yun. Hindi pa sufficient. Kasi may further explanation. Napakadami pa. No? Napakadami ng paliwanag ngayon. How can be? Kasi kung titignan mo langit, what is your connection on langit? What is your connection on lupa? Sabihin mo, connection mo sa langit is dahil umuulan. Pag umulan siya, yun ang connection mo. Connection mo sa lupa is diyan ka nakatira now. Back dahil yung lupa mismo ang pinagmulan ng ating katawan. Sa pamagitan ni Ina Eva na si Amang Adan ang lumikasan. So, ito po na paliwanag, tungkol sa paliwanag na yan, hindi po pwedeng, kaya nga napakalalim, at lahat ng paliwanag is kabit-kabit yan sila, connect-connect sila. And so, gusto kong ipaliwanag ko sa inyo, mayroon pa ko siyang another. Kasi last Sunday, nagpaliwanag ako sa ngayon at saka yung kwento ni Ama Martiniano noon, mga propesiya niya. Pero wala akong nasabi na sinay kung si Taba mayroon ba siyang propesiya. May mga sinabi siya. Marami po siyang sinabi. Kaya nga, ito nga ngayon, sabi ko nga,
ito na, malapit na, na hinaharap na. Dahil ayon kay Inay Conchita, darating ang panahon, lahat ng dahon, malalaglag. Sabi ng isang kapatid, baka hindi naman sister literary na dahon, ng kahoy, dahon ng dahon. Hindi literally, sabi niya. Mabaringmet kasi ije higos, kuna na, sumangpetak to yung aglalagrag tibulong itikay yung higos. Pero ang pagkaalam ko kasi, talagang literally, dahon ng kahoy, daan ng halaman. Bakit? Kasi nga ito mga chemical na ginagamit nila. Chemical na ginagamit nila. Kaya nga sabi ni Inay Conchita, pag hindi pa dumating yung punto na umangos tayo kung si bibiyag tayo, ay kitsuji ko na naitingati kayo makanta yung tulangin yung bagas ko na naiti kamote. Patatas. Bagas ti patatas. Okay. Something lang na nasa loob ng, sa loob ng lupa. Yung mga root crops. Kasi lahat na po ng mga dahon, pagos ng kamote, hindi na natin makain. Kasi una, mamamatay na rin sila, and then, kung mayroon pa, kontaminado na rin sila. You see? Ganun po yung pangyayari. So anyway, kung pupunta naman doon sa bagay na bulong din tayo, sa baling na salitaan ay ay manan. Kasi pag ganun ko na, awanting mabating na bulbulong, tamatin na. Iyan atamit ko na ni Inay, may isa nga pagsinyalan tayo nga talagang grabe nang nangyayari. Bakit? Kasi yung mga dahon ng mga halaman is nagkahulugan na. Kahit yung Diyos nahihaling bawa pang kahoy, tree. So at ang isa pa po, mga kapatid ko, ang isa pa na mga bagay na pag-usapan, kuna ni Inay Conchita pa, itidanumahan to mainuman. Kasi ang tubig magiging kontaminado na rin. No? Yun na, kaya nga mayroon na yung salita na iti dagito yung tanong, kuna na, hanto mainuman. So nga, dadya salita nga, adam to iti ubog, iti daya nga paginuman ti adunga tao. So ginagawang literally, so may mga salitang kanyan na sabi nga nila na, ay, adam to garun mitlaing partis daya. So sinasabi natin dito. But then, hindi po yung mawawala ang tubig. Mayroong tubig, pero hindi na siya good to drink. Or kaya yung gamitin baga na pagluto, ganun. Pinapakilala na ng bakit? Tubig. Eh. Kasi po, kontaminado na. Kaya nga kung titignan mo, bakit naging kontaminado na? Isa pa, unang-una. Kasi ang tubig is dalawang malalaki ama at ina. Oo, yun na yung pinapakilala. At ngayon pa lamang, ang katawan ng babae at katawan ng lalaki, na maging soon to be mother and father, kinukontamina na. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga sinabi, imagine mo 1980s pa yan ng mga salita. Pero adapto yun. Wangawangan iti matatayo. Mapaspasamakin. Nga madaman nga mapaspasamakin. Now, so ginagawa nangyayari yung sister. Ginagawa na ng matatalino. No, ginagawa, kasi matalinong gumawa yan eh. No? Ngayon ang tanong, ano ang solusyon? Diba? Kasi nandyan na yung problema. Ano ngayon ang solusyon? Ito yung napakaganda ngayon na kailangan nating malaman. Yung solusyon, para sa ganun, maligtas tayo. Hindi tayo makasama sa mga makontamina. Kilalanin na nga natin ang... Ito po mga kapatid ko. Kaya nga, alam nyo noon, may mga spiritual na nagsabi sa akin na, ana, nagpapaksin ka. So kung nagsaan, at dati man nakabaling na Diyos na mga iso timang bibiyag ka da tayo, di sumulama ka mo ka da tayo. Alam nyo sagot nila sa akin, sila daw nagpabaksin sila. Ang reason naman nila Diyos din. Abay, kit anak nak iniapo Diyos din ang arot. Tunawin na DJ kaputa, una na, nasa akin, eh wala ko magagawa, nandun eh, pinasok na eh. So sabi niya, yung din Diyos ang magtutunaw kasi anak kanya eh. Ganon. O ganon yung salita nila. So, sabi ko naman, alam mo, pares lang ito eh. Kaya mo nga sa when to men nagkadidiraas din sasabi mo, Diyos ko tulungan na. Ingerod. Tumakwak. No? Tumakwak. Kaya nga kagaya nung kwento ni brother nung mayroong isang pastor na pinapatunayan niya yung buhay. Buhay na walang hanggan, hinukay siya. Hinukay. Ihinukay. Na tinabunan.
Okay? So ngayon, kumuha sila ng talagang kasi pinagawa niya. Eh nung hinukay nila, patay na siya. Kasi buhay ka na eh. Bakit mo susubukin yung buhay? Parang kagaya ng mga naririnig ko noon dito. Eh no, pod no, data pamatin, di pa dasong pati uminom ti samal. Pakitanta. Hindi ganun. Hindi ganun. Kasi, mga kapatid ko, ti pamati, hamusubukin. Hamusubukin ti pamati. Kaya gumawa ka ng mali dahil naniniwala ka sa Diyos. Hindi po ganun. Kaya kagaya din yan. So sabi ko nga, well, sabi ko, iba-iba kasi ang patunay dahil hindi nila nalaman yung katotohanan. Bakit? Isungar Diyos sa Rita, iti Diyos hangamang suliso. Hangamang subok. Hangamang subok. So being hangamang subok, hangamang suliso, pagkatapos ibagada nga, mangukob. Hindi. O pa, paano yun? Yan ang laman. E nasasabihin nila, God is love. Mali. Diba? Kaya nga sabi ko po sa inyo, mga kapatid ko, is yung paniniwala natin, no, yung paniniwala natin, even though ano pang klase ng paniniwala mo, maniwala ka sa matay ka muna bago ka mabuhay, niwala ka sa relihiyon, niwala ka sa Biblia, naniniwala kami dito, well, yung paniniwala mo naman, adan is galing sa lupa or something, paniniwala mo yan. Pero, mayroong pong salaan. Paniniwala mo man sa gobyerno, paniniwala mo sa vaccination or what, mayroong salaan. Ano ang salaan ito? Ang salaan po niyan, itong salitang Diyos ay liwanag, buhay at pag-ibig. Ito yung salaan. Paanong salaan niya yan? Kaya ang kagaya niya, sinasabi nila doon tungkol sa isang batas na gagawin nila, maging mandatory and so on. Well, pare-parehas tayong binubuhay ng Diyos. Hindi ng gobyerno ang bumubuhay sa atin. Ang Diyos ang bumubuhay sa atin. Paano tayo binubuhay ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay? Kaya nga sinasabi namin sa inyo, sinasabi ko noon na, kit no kumatiin na duwan ti kwarta, ti saritaan tapno ahang kamatay, ay kinagpado tayo aming kwartan. O, pero hindi eh, kasi marami silang pera, namamatay pa rin. Kasi, so hindi nga rin yun ang sukatan. So even though nando doon ka sa pinakamayaman, pinakamahal na ospital, kung lisanin ka rin ang buhay mo, patay ka na. Diba? Eh kung sanay sa mga rural health center lang, yung mga pasyente doon namamatay, din sa sentlo, kaya walang namamatay, ay doon na muna tayo. Yung mga may sakit doon lang, iba doktor, kasi walang namamatay doon. Pero hindi eh. Kasi kahit sa rural health center, kahit pa sa sentlo, kahit pa sa pinakamayaman, kahit sa Amerika ng mga advanced sila ng teknolohiya, marami pa rin namamatay sa hospital. No? De, ibayin natin yung namatay sana sa nabangga eh, on the spot namatay, walang tayo magagawa kasi hindi na napunta ng hospital. Pero doon mismo sa hospital, pinakamayaman man yan, na hospital, pinakabago man yan, pinakamoderno man yan, namamatay, ibig sabihin, mga kapatid ko, hindi ang mga bagay na yan ang sukatan. Kundi ang sukatan, dahil ang pinakama, ang ano ba tawag dito? Ti makaamo, more nga makaamo ka na tayo. We said so that we know ourselves. We know what we want, no? Pero alam, hindi natin alam, we never know ourselves. Hindi natin alam. So ano ang mas nakahigit na nakaalam sa atin? Yung buhay at katawan natin. Ang problema, yung buhay at katawan, hindi natin kilala. Kaya nga ngayon pupunta tayo. So paano ang solusyon? Ang solusyon po niyan, mga kapatid ko, ay alamin natin yung ating pinagmulan. Ang ating pinagmulan. May isa akong narinig na kwento. Sabi niya, nagpabaksin ka nga Rod. Iti kuna na kanya, napanak nagpabaksin pero hanak na baksina. Kasano ka nga napanak pabaksin ang ka na baksina? Kuna ka? Iti muna, nga nabaksinan, napanak nagpabaksin kuna na, naibusan na ti bakuna. So, naibusan.
And so nga, insurat na ulit. So na, willing naman. E nung nakasalang na siya, hindi kas kasi na kandidago, pa itutoktan, nahimatay siya. Hindi ko na hindi na ako pumunta pa muli. Kasi dalawang beses na eh. I tried, sabi niya. Pero baka siya ngayon, kahit mahimatay, tabaksin na. No? Pero ngayon, kaya nga sabi ko sa inyo, anyway, iji ngamin pamati nga, mamati, kasi may mga salita din ganyan tayo, ano? Ki amamunak ti Diyos, ki salakan na ka, sungurji ko na kada kayo, among nga tiraas. Tumapok kami. Tumapok ka. Parang kagaya ng mga sinasabi nila noon. Hangkapay na nga, mabisin ka. Damagin takin ka no. Damagin ka, takin ka, nangan ka. Siyempre, bagang pugno, hanak pa'y nangan. Mangan ka, brother. Pero amun nga di maka natasamal na. Yan yung mga sinasabi nila noon eh. Kwento ni Brother Rico yan, no? Nagkabit. Samal na, poison na. Hitnohang kamit mangan, brother. May sa pinabainam jagay ayab, kin may sa agulbud ka. Ano na? Kung ano may sumumbat, di mas ulbud ka, taamong nga da poison na kanang pailaan. Kore ka mabisinan ka kuma. Basta ang ka mapoison, di ba? Kasi di may sa nga pandangan, uno o siyag malmalang nga ang kamangan, o na ulo ko tibisin mo. Hanggang matay. Into no makapangang ka, uno o ay makares ka pa, makaturog ka, tadi bisbisin mo nga ro din, makasurvive ka. E kayo no poison. Kanya nga orti, bagam Diyos ko, tulungan na ka, tani, mabisbisin na namin una yan. Kore ta poison nan ko na. Kore magatayak ka. Hindi ah. Because we like it or not, ang pagkain actually is temptation. O ngayon po mga kapatid ko, kaya nga ngayon na mas kailangan natin maging be careful sa ating mga kinakain. Ngamin agra-ira. Nagkitibad ng ano siya at iba. Because ang matalino mga kapatid ko, langamakan, pati mainom. Ang pinaka-main niya, pinaka-main everything nito, mga kapatid ko, is that ang pinaka-main thing dito, mga kapatid ko, is ito eh. Ang napakahirap kasi ang kanila pong ano ba tawag dito? Ang kanilang main goal ngayon is to sirain ang human race. Yun ang gusto nila, sirain nila yung human race. At being sirain nila yung human race, mga kapatid ko, ano ba yung human race? Ito po yung magulang. Ito yung katawan natin. At ang lalong masasaktan ang Diyos. Pero I believe on, na ito sasabihin ko na, ang bagay na yun actually is, pangdagdag lang tatlo kasta, sumangkutan ni Ama Adan. Kaya kung nangarap ni Ama Adan, madanagan ni Diyos ka dati. Kaya sa ngayon, aawit na po ako.